Welcome to a new mobile experience that gives you priority on the Philippines' fastest LTE network, awarded by Ookla. Now you get more data for your digital lifestyle and control to manage your account. This is postpaid that gives you priority, the new smart signature. This is postpaid reimagined, smart signature. Tara na sa JJC Suds Laundry Services. Wash, dry, fold, and chill. Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge. JJC Suds Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suds Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service. Located at Unit 1-E, Red Corner Residences, Don Street, corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 0999-9899-7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes, and dry cleaning of clothes. JJC Suds Laundry Services. Convenience at its best. Tara na sa JJC Suds Laundry Services. Wash, dry, fold, and chill. Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge. JJC Suds Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suds Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service. Located at Unit 1-E, Red Corner Residences, Don Street, corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 0999-9899-7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes, and dry cleaning of clothes. JJC Suds Laundry Services. Convenience at its best. Yes, Mabalos, Diyos maray na pagkahapon liwat sa inyong mga tugang sa nag-aantabay sa tuya via Facebook Live and via YouTube. And welcome sa panibagong edisyon kang programa ng Boses ng Kabataan. Ngunyan, kay Banta ang tuyang sa kuyang partner. Partner, kumusta? Ano maayo ka nakaging simana? Ano nangyari sa imo? Garo may tiglakaw ka ng importanteng... May emergency lang. Yan, may emergency. Anyways... kumusta pa rin sa iyo naging bilog na simana po Lunes hanggang Biyernes? Medyo makulog ang hawa ko. Tanag start na kaya ako mag-workout. Oh, workout. Yes. Yeah. Speaking of workout, sa tuyang makakaibahan mo niyan, sa tuyang special guest mo tugang is sa rupong body builder. Yan. And sa tuyo pong aramon kung paano ang naging kung paano nagpuon ang kumpara siya nagpuon mga tugang sa pag-body build. Yeah. So, dito na magparalo yung partner sa tuyang sa tuyang segment and ipabistutan na po ang sa tuyang mga kaibahan. Mga tugang, pinapabisto mi po si Mr. Nuriel Milliares mga tugang. Organizer po ka na second Lacan Isarog Regional Bodybuilding Competition. Sir, good afternoon and sir. Welcome sa show. Yan. Good afternoon po sa kapos na naghihinanyog. Nuriel Milliares po as a
organizer and founder kang lakad ng Isarob. Yeah, sige. First question sir, ang ano po ining sinasabi tang Lakan Isarog Regional Bodybuilding Competition po? Is a bodybuilding sa buong Bicol, yung invited ni kabus buong Bicol na pwede magsalig diyo as a legit Bicolano lang. Mm-hmm. So para Lakan ma-announce siya as a Lakan Isarog. Mm-hmm. Lakan ng Isarog. So ini kaya nag-phone iniyo dahil lang sa mga kaibahan ko sa gym, sa Pro Shape Gym sa Spring Valley Resort. Mm-hmm. So nag-organize kami para makapag-impluwensya man kang mga kahubinan, okay, even din sa mga edad na mag-shift sila from bisyo o sa kuya so sa healthy lifestyle. Healthy lifestyle kita. Oh. So yan. And si Inot po rin dong sabi kang kung magaginibulan nindo ni as palipas oras ano po sa ning pagbabody build and ganyan garo kinarir na nindo and nagyo na kami mismo ning sa direndong competition. Kumusta po sir si pag-organize nindo katong last year kang first Lakan nindo? Actually ang first Lakan ng Isarog kawat-kawat lang dati yan. Mm-hmm. So nagkauro yan halos man kay mga negosyante ang mga kaibahan ko man sa bodybuilding. Mm-hmm. So ini ang pag-bodybuilding palang po kaya bako po ining ko yan ning part icon ning garo kun lang inaapod na palipas oras pa okay. Ini po career o part kang buhay mo na po niyo araal daw na ginigibo ko mahal na Diyos. Iyo po ni dapat ta. Pag nag-start ka po kayo mag-bodybuilding, dapat, kuyang ka po, dapat nakapokus ka sa ginigibo mo ta. Bako pong madali ang mag-bodybuilding sa kuyan, sa buhay kang tao. So, ang kuyan po, sa muya, ini nag-phone iniyo, kang kuyan lang po, kang last year, dahil sa mga barkada mi, sa tropa, sa gym, tapos naging successful po ito sa Robinson Place na si Inot po, okay. Yan so since na naging successful siya, kabali man siya sa every fiesta kanya pransya sa activity kang okay. Lang naka-line up na po naka-line up yan so okay. May hiling man do tong sa kuyan sa activity kang kanya pransya na kuyan na kabali naka-line up talaga sa every year po yan. So, ngunyan po, ang ginibo mi, since na naging successful siya last year, so ang ginibo mi po ngunyan, nag-invite kami from national na mga competitor para mas mahiling po ka mga Bicolano or ma-challenge man ang ibang mga barbilista kung paano man po magkaigwaning sa stage na ibang mga national na naglalaban, national level. So, mga Dracula ang hawak po talaga yan. So, kuyan po ni mas magayon po ngunyan na event ni Second Lakan compare last year tanganing pong mas mag-enjoy okay. Ang mga Taganaga o buong Bicol. Mm-hmm. Yan po. Ang guest ni pa lang po Diyos sa Second Lakan, siya ang model and then model kang mutant and then Mr. Philippines yata ni si Richard Murilla. Yan pong nagpa-flash po sa TV. Bako po yan si Richard. Yan po ang coach ko. Yan po ang mentor ko sa bodybuilding. Ito pong si Coach Vic. Yan po. Si Coach Vic Manseta. Siya po ang haluin na pong bodybuilding. Dati man po siyang matabaon. Mm-hmm. So, disiplina po talaga kayo ang pagbabodybuilding. Opo. Disiplina ang kaipuanta po. Grabe. Yan po ang transformation niya po. Yan po dati. Tapos yung transformation niya. Kung yan po, ang last July lang po, nanggana siya sa Mr. Philippines. Madali lang po. Mr. Philippines, second runner-up siya sa... Madali lang po. Second runner-up siya sa competition. Sa competition sa Manila. Sa Mr. Philippines, second runner-up siya. Tapos third runner-up siya sa... By category po kaya yan eh. Mm-hmm. So, yan man po ang nag-influence. Yan pong nagpa-plus yan, kami po ang grupong yan na nagtatarabang po. Yeah, kumbaga, kamo po ang nag-organize kayo yung lakanding din sa Naga. Naga. So, kamo talaga mismo mga bodybuilder talaga nag-organize na magkaigwanin competition para sa mga bodybuilder sa na mabuhay. Hindi sa Bicol. Kasi syempre dapat nare-recognize naman yan kasi sabi nga ni sir, it takes hard work, effort, a lot of time, and a lot of discipline. Tatawan mo talaga sin ng oras.
Yes. Apo. Sir, anong pagkakaiba itong pag sinabing bodybuilder duman lang sa nag-gym? Itong bodybuilder. Ang bodybuilder talaga, itong talagang gusto mo talagang magpa... Yan. May in-aim ka. May tig-aim ka. May tig-aim ka na hawak mo. Halimbawa, pwede, pag bodybuilder kaya, nag-goal ka na makasampa ka sa stage, makabali ka. Na iba man kaya ang kwenka yan, ang feeling kaya na nasa stage ka. So, mapahiling mo sa mga tao na ini ang kinalawasan kang hawak hard, mo work, hard work mo na pinag... Araal daw nag-workout ka 1 hour to 2 hours ka nagbubuhat ng mga barbell every day. Kaya ini yung bodybuilding na niyo, so talagang ining grupo mi decidido kami na makapag-influence sa mga kahubinan. Yeah, speaking of pag-influence sa mga kahubinan, kada ko lumiyan mga tugang asar ng mga kabataan na garo natao na nilang oras ang pagbisita sa gym. Oo. So, kumbaga, yun man si nag-inspire sa Indo na magbilog kayo na yung competition para sa mga bodybuilder and yeah, sa mga bodybuilder enthusiast. So, ini sir, ang mga nag-validate, may age limit ba? Or may certain age lang? Weight category po ta. By weight category. So, okay. By weight. So, ini yung second lakan ng isarog, may kwensya, 5 category. So, ang inot, yung physique category, So, yan ang mga beginner. Naka-board shorts, hinda. So, may man siya ning ko yan. So, baga, first time na magbali sa stage. Maaaraman mo mapatay yan. Nagbabali. May mga, sa social media, baga, di mo na mahambog yan. Ayun. Yung achievement ka. So, sa itong ko naman, sa small division, which is yung small, medium, tall, yan, mga naka-bikini na yan. Kaarog itong naka-flash niyan kay Coach Vic, yan, mga professional bodybuilder na yan. So, yan. Ang small division, nagkukain siya ng 140 below pounds. 140 pounds below. Okay. 140 equivalent to kilos, pila partner. Medyo masamad. Tapos, ang medium division ta is 141 to 155 pounds yan. So talagang mga ano na yun? Oo, mga strip talaga ang mga hawak yan. Okay. Tapos ang tall division yan, si mga Draculao ng hawak na 150 above. Okay. So tapos ang open category, yan ang mas Dracula talaga. Sobra, mga kumbaga sa mga bakulaw na pag-abot. Mayroon ang ibang ginibo kundi yan, morning and then hapon. Mga kung competitor parang talaga. Parang buong buhay ni Daniel. Oo, oh, totoo. Mga competitor. Okay. Ikaw sir, pirang taong ka nang nag-gym? Ako, after kang mag-graduate ako sa college, so nag-gym na ako. Iyon man ang nakapapundo sa kuya, kang pagsigarin. Saro yan. So, and then, trabaho, kaya nila, pasusundot lang sa pag-workout. And then, kahit nung nag-business na ako, may sadiri na akong oras. Oh. So, yan, talagang Monday to Saturday ang workout ko. Oh. So, yan. Yan ang magiging, nagiging kuwan ko siya, stress reliever ko. Ayaw. So, saro yan sa mga benefits na nakukuha ko sa pag-workout. Ito, katong sa mga nag-datarabaw pa si sir, limitado ang oras mo yan para mag-gym. Usually, mga every other day ka lang nag-bisita sa gym. Saka iba ang lifestyle kung matabawan man lang ko natin. So, yan. Dako lang influence ako, kuya. Bako lang, yung pag-workout, okay na ako ta. May nahihiling naman sa kuya. May transformation na. From 85 kilos to 77 kilos ako. Actually, kung last January, nakuha ko siyang 172 kilos ako. So, yan ang nangyari. Nagsadiri na ako ng, yan, nagkwena ako ng nag-business ka na sa diri mo. Business na ako. Tapos sa diri ng oras ko. Yeah, liyo po. Partner, may apat ka pa kay, sir? Mga ilang years po ba it takes para makabuild ka talaga ng talagang pang-pro na na body? Actually, it's a long time. Ano, haloy yan eh, haloy. Haloy. Para po yan kay, para kay partner. Actually, ang 1 year, pag talagang sige-sige tapos ang diet talaga. So dapat sabayan din po ng diet. Oo, syempre. Ang lifestyle mo saka kinakakan. May dagdag lang ako nga po, sir. May
inom ba mo or tiga ka na bang way, after way, or before? Whey protein lang. Yeah, yan, protein. Mga yeah. Yan, supplements lang. Supplements. So, kumbaga, ayan ang pagkakantang muscle. Ayaw, ayaw. So, yan. Tapos, yan, diet. Minsan, kahangan lang kami pagkakaaga. Oatmeal. Mm-hmm. Ang snacks mo, kamote or batag lang. Mm-hmm. Tapos pagbanggi, mayroon na. Opo. Sa mga beginner sir para sa mga nag-aatabay niya to usually sa mga gusto man mag-workout sa mga youth na nag-aatabay usually pilang hours dapat ang i-google tiyang, sarong ano sa gym sa laugang gym sa beginner siguro mga 1 hour one hour to 2 hours and advisable ba na okay ko sa daning coach of siyempre, course kay puhan ta baka sarala lang binubuhat o madisgrasya ka. Yeah, tama. So, dapat na-coach ka talaga. And sa lag, sir, kang gym, ikaw ang program ano, pag gain weight and lose weight. Mm-hmm. So, ikaw pardon, anong man pinaglalaban mo, nag-gym ka man? Lose weight. Apo. So, lose weight. Ako, nakabisita mo ka dyan. Nagbisita lang. Pero napundo ko na day ko araw ko ta ano, sabi nga ni Sir, disiplinan, inaugakan ako ng pangalan. Ito yung pinakakalaban talaga dyan ang saliri. Ayaw, tama po. Disiplina, tapos... Dapat motivated kang marami. Ang pinakakalaban talaga kang sarong tao, baga ang saliri man lang. Mm-hmm. Opo. Yung disiplina nga ni. Ayaw po. Sa motivation mo. So, ini po, Sir, mabalik na doon sa competition nito. Pirang expected na mabaling mo yan compared last year? Siguro mas daradakula mo niyan, mas dakul mo niyan ang masalita. Actually, it's a one-day event man lang niya. Kang last year, inabot kami na sa 45 yata. 45 na participants yan. Ngunyan, siguro, more than may national law, may open kami. Mm-hmm. Open, ibig sabihin, open sa buong outside Pilipinas Bicol na. Outside Bicol pwede na. Pwede nang so, mag-ano. Basta ang Lakan, legit lang yan ang manggagana dyan na Bicolano talaga. Ah, okay. Yung Bicolano. Ini po ang pinaka-title. Oo, yan. Okay. Lakan ng Isarog. So, itong sa open category, kwel lang yan. Nanggana ka lang idiyo. Kung tagaluwas na nanggana, gana lang siya. Pero masyang title na itong Asa Lakan. Talagang para sa Bicolano lang po niyo. Oh. Anong ibig sabihin doon, sir, kang Lakan? Para sa mga nag-aantabay niya. Ang Lakan kaya is sa sinunod mo yan duman sa kuya, halimbawa ako nag-training sa pulis baga, mga Lakan baga yung magtatarapos niya. So, yan sa kwenko. Opo. So, ginibin mo yung Lakan ng Isarog. Dati kaya baga may Mr. Bicolandia kita. Ngunyan, may Mr. Bicolandia. Ngunyan, Mr. Bicolandia. Dati, Ginoong Bicolandia. Yan ang bodybuilding niya. Ah, okay. So, baka man pa talaga itong garo pang Mr. Bicolandia. Ang ngunyan po, baka yung Mr. Bicolandia, ano, itong talagang may Q&A. Sa Mr. Bicolandia, mga pogi kaya niya. Yan. Mga pakulaw man sa kuyan, sa Lakan. May Q&A man po. Mayo. Garo ba sila Q&A? Sinda, mapost lang sinda. Ang ito ang talent portion din. Itong mapaluwas ka talaga ng muscle. Oh. And, ang curious lang po talaga ako, sir. And gusto ko nang iya po, talo sa mga bodybuilding, garo makakintabon ang mga... Hindi, kuya niya ning... May mga tigla lagi ng oil. Kuya niya ning, apo dyan ning... pangtan. Para magluwas, mailing umaray ang muscle. Para ma-highlight. Ano. Pag makintab kaya baga, lawa na magsa gym, pag pawisan ka baga. Ayun po. And the prices nito, sir, adigis sa competition. Sa para next, ma-encourage ang mga next week may iluluwas. Ang registration kan is 600 pesos. Okay. Mm-hmm. So, sa mga Bicolano, pwede man mag double entry sinda from physique, pwede sinda maglaban sa small division. Okay. So, pwede. Mm-hmm. Open, mga Bicolano. Pero naman sa open category. So, buong Bicol gusto magbayad. Si gusto. Na Bicolano. Kung kaya nila itong mga bisita from national na kung nahiling daw mas dakula sino duman sa kalaban nila, sige. Mm. Basta ang registration is 600 pesos. Ang start ng registration ni sa Robinson Place pa lang po ang event place. Event. Kuya ni from 1 o'clock the afternoon September 14 okay. 1 p.m. to 3 p.m. ang registration saka orientation po yan. So ina-expect niyo po siguro bago mag 4
maka-start na ng event. Takang last year kaya inabot kami ng mall closing na. Okay. Sobrang dakol kang mga participant ni. So supportive pa lang yan. Takadakol niya ng kuya ng stage posing kaya. Mga pirag so, ano, mga pirag minutes yan ang kada participant sa stage. Siguro mga ano yun lang kuyang kaya mga pag sa physique kaya inaabot lang sindaning hindi man nga 1 minute less than 1 minute lang. Talagang malakaw lang sa kuyan sa mga yan mga small medium tall category. Yan talagang haloy talaga sinda diyan. May mga comparison pa yan halimbawa sa bicep. Oh. Bicep o sa back kung isa ang mas rip diyan na maray. Tumayo sa may bulky. Oh yan. So on the spot mo pala mahiling mga kalaban yan, mo. Mayo kang idea kung ano. Tang iba dyan, nag-rallow dyan, mga naka-jacket pa, akala mo. Wow. So, syempre, may pa-surprise. Nag-kukan mo kasi, nag-scout mo kasi, syempre. Opo, parang nag ayaw, kumbaga. It's a one-day event, so bahala man sinda ko. So, gusto mo talagang manggana, so, you work hard. Opo. So, anong sa pagmati mo na naka-gibo ka o naka-organize ka ng arog ka ng competition? And it's your second year na. Actually, magayon ng feedback sa Muya kay Niyo ta kadakol mga nagtatarabang, inot-inot sa mga sponsor na yan, even though maski mga in-kind, may cash. So actually, may kulang man, pero day man sa kuya, sa grupo na dawa, kulang ang cash na kukuamin. Na para sa kuya. Actually, abunado pa ang grupo. Especially ako. Abunado. Pero ang gusto ko lang, mas nakakaluwag kaya kapag nakaka-influence ka ng mga tao. Nakaka-inspire. Nakaka-inspire ka ng mga araw ka niya, mga kahubinan baga. So, let's go to the gym. Para. Oh, Gerald. Paano, may napot nyo pa? May naman. Yan. Ako, naman akong may napot dahil na-overwhelm ako sa biceps niya. Kaya na nag-quote ako. Anyway, sir, huri na lang, say among message na lang. Invite mo na lang mga viewers. Sa mga kabataan na willing o na gustong mag, mag-start na mag-gym. Sige po. Invite ko ang lalo ng mga kahubinan ni imbis na magpara bisyo ka mo. Ang babae na sa'yo. Yeah. Kuya yan. Mag bisyo ka mo or mag sa ibang bagay, subukan doon mag-gym. Yeah. Mas magayon ang lifestyle ta pag-araw ka. Pero ngayon, kuya, smart. Mm-hmm. Smart ka, pero may alertado ka. Yeah. Yan ang saro sa mga kuya kang nga nag-gym. Mm-hmm. So, basta ang lifestyle. Kaya, lifestyle lang po yan eh. Opo. Mm-hmm. And sa upcoming competition mo po, sir? Baka, ini-invite ko ang mga gym enthusiast, mga bodybuilder. So, magdi po kamo sa Naga, ini po second lakan lang isa rog, pangadawang taon mina. So, ini-invite po ka boss na Barbilis na magbalik kamo di Samuya, sa Samuyang Pakawat. Mas takol po mo niyan, mas magayon po mo niyan ang Samuyang event na may mga bisita kita from national. So, magdi po kita sa Naga. Lalo na sa Peña Francia Fiesta po. Opo. Sir, may sabi mo may restaurant kang bubukan. Baka pwede mo kuwen pa lang po. Ang restaurant ko pa lang po mabukas ngunya na Thursday, September 12 sa second floor Vista Mall. Ang Paddy Bistro po. Yan mga native and exotic food. So, lalong-lalo na po ang baloko po, may special na minu ko, may baloko ko diyan. Anong baloko partner? Ano sa baloko? Kuya niyan, Japanese scallops 'yan, kumbaga sa English mo pinchel. So ayan, from Sorsogon talaga. Ah, okay. Kasi seasonal man siya. Masiram po 'yan. Saka may mga basta dakol po ang minu kong mga native dishes yan. Diyan sir, sa ano, restaurant doon, nag-offer mga kamuning beer kung ano? Yes, igaw akong mga beer. Talagang beer talaga nasa isip ko, no? Apo. Igaw amang kita. Sa second floor po, yan po. Yan. So, dakol ka na sir, negosyo. May gym ka? Bago ako. Ako actually, ang gym na pinag-gyman ko, Padion ko. Padion. Si Pro Shape Gym. Sa may Spring Valley. Sa Spring Valley. Araw-araw mo, partner. Amisola. Aki, ano, doon sa may Spring Valley. May gym talaga naman. Duman lang ko. Mga, sa grupo mi lang kaya. So, ako mo lang, ako nagkoyan, tarabang ang grupo mi sa gym. Okay, so, ayan. Sir, thank you. Thank you so much sa pag-bisita din sa BHTV.
So yan mga tuga, ang partner sa tuyang nakaibahan. Ngunyan na pagkahapon ni Kasabaro na naman. Sana kadakol kitang nanoodan. Lalo-lalo sa mga nag-aantabay niya itong mga kabataan na gustong magapuon sa indang career sa pag-gym and pangunang career. Fitness training. Yan, fitness training. So sana, disiplina lang po ano, sabi nga ni Coach. Hard work. Tsaka oras. Yan, oras. Ang importante. Kung gusto talaga nindong maging magayon ang sa endong hawak dahil dyan sa pag-gym. So, partner, paaram lang kita. Inabot na kita ng oras ng pamamaaram. Maliwat kita mag-iribahan sa next Saturday na naman sa paribagong edisyon kan sa endong programa. Maliwat po ang sa endong nakaibahan, si Gerald Gandia and Stephanie Florida para sa Boses ng Kabataan. Certain. Welcome to a new mobile experience that gives you priority on the Philippines' fastest LTE network awarded by Ookla. Now you get more data for your digital lifestyle and control to manage your account. This is postpaid that gives you priority, the new smart signature. This is postpaid reimagined, smart signature. Tara na sa JJC Suds Laundry Services. Wash, dry, fold, and chill. Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge. JJC Suds Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suds Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service. Located at Unit 1-E, Red Corner Residences, Don Street, Corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 0999-9899-7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes, and dry cleaning of clothes. JJC Suds Laundry Services. Convenience at its best. September 2019, September, the month of Our Lady of Peña Francia, 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is Doing Christ's Mission with Youthful Hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Casales. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia, it is the feast of the Filipinos whose hearts are closed to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Casares. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen!